¡Huela! Marami sa inyo ang nanood din sa naging live stream ni Patrocenio Calvestiuto Jr. o si Don Chioto mga few minutes ago, no? At katulad po sa sinabi ko na sa aking live stream kanina, ay nakikita ko na at tama po yung sinabi ko na isa lang po ang papatunguhan ng kanyang live stream ngayon. At yan po ang sabihin na hindi pa siya makaka-payout. At hindi po ako nagkamali. So tama po yung sinabi ko at yung analysis ko na maghanap naman siya ng mga dahilan kung paano niya mapapaniwala yung mga investor niya na kailangan nila maghintay muna. Eh sabi kahit sa kanyang naging pahayag ay hindi niya pa masisiguro. Kaya lang ang ano ko yung naiinis na talaga ako, no? I am very irritated kay tungod sa iyang hambal nga may duha pa kuno ka pages halin sa sec nga ginahulat niya. Kaga muna kuno ang makapatadlong sa iyang negosyo, amuna ang maka cure, no? Makabigay ng lunas sa kung ano man ang kakulangan daw sa kanyang negosyo. Kaya, it's really irritating, no? Nakakagalit na. Dahil wala naman talaga siyang kulang, eh. Hindi nga wala kulang. Eh, wala nang 2 pages na sinasabi niya. Ano yung 2 pages na yan? Pinapapasok pa rin kayo sa mga kalokohan niya. Yung mga marami siyang mga dinadahilan sa inyo. Para lamang na mapahaba at mapahaba yung hintay ninyo, eh mabuti pa siguro na sabihin na lang niya, sorry, no? Eh, ang napakasama pa is, he continues to use the name of God. No? Eh, lahat parang akala mo, inutusan daw siya ng Panginoong Diyos sa pagtulong sa mga kapwang tao dyan, sa mga taga-Capiz dyan, no? Eh, parang malinaw na malinaw eh, no? Ilang beses ko ba kailangan na ipaliwanag na let's come na kayo. At ito nga po ngayong gabi, naku sana po marami sa inyo makagising na. Na ito na po yung sinasabi ko na wala kayong maasahan. O, nagkamali ba ako? O sinabi ko yan, kaya ako napaaga yung live stream ko kanina, both dito sa Facebook at sa YouTube, no? I-re-replay ko lang ito sa YouTube later on. Pero yun po ang sinabi ko. Alam ko na kung sa papatungo. Wala pong mangyayari na payout, no? At pinapaikot-ikot lang kayo, pinapasayaw-sayaw niya kayo sa kanyang palad, no? Eh ganun po talaga, wala pong pagkakaiba ang ipinapakita niya na ugali kaysa iba pa mga scammer na yun nga, marami nang nabilanggo sa kanila. Eh kita niyo naman, no? Napakadali para sa kanya na gamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Na parang sinasabi niya pa na lahat ito ay utos sa kanya ng Panginoong Diyos. Eh siguro marami, dahil diyan marami siya, oo nga Doc, we love you Doc, no? Naiintindihan ka namin Doc. At naku na ano pa ako ha, I was shocked, no? Because pinapanood ko, nakikita ko sa live chat niya, may mga nakikita lang ako doon. Hindi ko na lang babanggitin yung mga pangalan nila. Pero mga taong yung wala talaga, dapat nakakaalam talaga sila. Eh, naku, bakit ba sila nagpapaloko? O baka gusto rin naman loko sa ibang tao, no? So, yun po. The bottom line, sabi ko kanina, no payout. At tama po. So, sinasabi niya na ako daw ay hindi nagsasabi ng katotohanan, no? Eh, sino bang hindi nagsasabi ng katotohanan? Inamin niya sa kanyang video na wala siya dyan sa Rojas, pero kanina sa mga ano nila, nasa Iloilo daw siya. No? Pero wala na dito na siya sa Metro Manila. So please, no, please wake up. No? Gumising na po kayo dyan sa Rojas City and Capiz. The earlier you up, kasi yung crucial dito, ay makapagsampa kayo ng kaso, mapaabot yun na yung reklamo ninyo sa National Bureau of Investigation.
Now, ngayon, hindi ko po ito ipinalabas na lulunis ko pa ito, alam eh. Itong cease and desist order mula po sa Securities and Exchange Commission, kaya lang nakiusap po yung mga kaibigan natin dyan sa SEC, no? Na huwag munang ilabas, no? Huwag munang i-publish, no? O huwag ipalabas dito sa YouTube at sa Facebook, eh dahil daw baka ma-preempt, no? Iniintay kasi nila na dapat ang loan secure para agad-agad may isang pwina eh. No? May isang pwina na dapat kasama, no? Kaya, yun po, nung siguro nung NBI, kasi sa NBI yung NBI po ang inatasan nila na mag-serve, no, sa cease and desist order, ay nung makita siguro na talagang walang mangyayari na payout, hindi nila lang hinintay, no, si Don Chioto. O shout out sa kay sa pamangkin ko si Attorney Sid Barrios, no. Hello, Attorney Sid Barrios, no? Nandito si Mia Ituriaga, Marie Victoria Defensor, Queen Stacy Firms, si Hermie Carillo Bargos, si Rica Kikuchi, no payout. Kawawang mga naloko na tao. Attorney J.M. Bermudo, no? Good evening, no? Daniel De La Cruz, Anarisa Sensil, si Eugene John Hembra, no, watching. Classmate ko sa class elementary, no, Jerome Jeronimo Bidiones, no, kaklase ko ito. Oh, nandito si Father Clemente Buenaventura Boy Distura, nanonood din sa atin, no. May gabi pa tre, no. Ana Lawrence Pinet, no. Kay si Rose Sustituido, dyan sa Singapore. Hello po. Si Solid Deo Gloria, Misty Ochukushi. Si Gerald Pipilongko dyan sa Iloilo City Hall. May gabi si Manda Gerald, no? Kamusta lang dara kay boss na to, no? Si Cap Irene Ong, no? Okay. Okay, si Nining Basas, si Celeste Basas, no? Kaibigan natin dyan na dyan sa Capiz High School noon. Si Sancho Padere Sanchez, no, Imansimo, si Argel, no, Argel Alasiano, kasama ko sa Capitol, si Professor Rex Balenya sa UPB, o classmate ko, barkada ko, kaibigan ko, and cousin-law, si Annalyn Mejorada, yan ang nanonood po, no, si Nene Hardin Osorio, Memi Ami Berundo, si Stella Cruz Albaladejo Orozco, John Neal Catalia sa Bacolod City, Lovin Rubrico, Arlene Preyo, no? So, ayun po, no? At least gusto ko lang kagad-agad na maiparating ito sa inyo. Na hindi po tayo nagkamali talaga sa pag-assess natin sa taong ito. Eh, talaga pong scammer, no? Kaya yung pagpaikot-ikot niya sa mga tao, ay naku, nakakagalit na talaga, no? Ay nauubos na talaga kung bari lang nakaharap ko siya, bubuntarin ko yun eh, no? Susuntukin ko yun, no? Si Olsek Silyogra, si Celso, ano to, ha? Kaibigan ni Chiu to siguro to, no? Patrick Tan, no? Kaibigan ko rin to, no? Si Celso, no? Sally Lordas Rivera, Catherine Rose, sino po? Japs Panabig Higato, si D. Maj, no? Denver Buath, Mark Shenes, ito, taga-subaybay natin to. Si Danny Carbonell Salvador, kaibigan natin po ito, mula pa sa panahon ng The Daily Times at Yuhu Magazine sa Iloilo, no? Si Che Magno Albincula, Japs Panabe Higato from Kalinog, Iloilo. Si Attorney Barrios, binabati niya si Norman Adunay Jr., no? Shout out sa kay Norman, si Norman, ako, nakita ko si Norman yata, may investment dito, no? Encel Basas Almalbis, Diabel Abong Buenapegaje,
Si Aljun Santillan Laksi sa GMA Radio, no? RGMA dyan sa Iloilo, Maria Jude Deslate Villarus, Pinky Pareño, no? Si Daniel Uygungko, Alan Dudoy Saldivar, mayang gabi. No? So kamay nga sa gabing ito ay marami po ang matatauhan. Mamumulat po ang ilang kanilang mga mata sa katotohanan po sa mga nangyayari dyan. No? Si Konsehal Alan Dudoy Saldivar, no? Mayang gabi. No? Si Atty. Barrios, naka-payout ka? Kay Norman Adunay Jr., no? Ako, naka-payout na. Okay. Eh, balato naman dyan, no? Atty. Sid Barrios. Balato naman dyan. I-treat mo ako, ha? I-pa-deliver mo na lang kasi bawal akong lumabas, eh. May warrant of arrest din doon sa akin, eh. Si ako, si Bon, watching, no? So, yun na lang po. Kung maniniwala pa rin ka sa kanya, ay talaga pong masasabi ko na you deserve what you will get. No? Kasi ilang beses natin itong ipinapaliwanag, ay ayaw nyo pa rin maniwala, no? Galit pa rin kayo sa akin. O yan, ngayon, with the SEC cease and desist order, eh palagay nyo kaya makakapag-operate pa siya. Eh kasi yung Ponzi scam, eh wala po yan, hindi po makakapasok yung dagdag na pero sa kanya pag wala pong bagong investor. Kaya huwag po yung maniwala sa kanya na walang pihin, no? Kaya sinabi niya pa, sabi niya, yung mga nag-due na, yung payout ninyo mula noong January 12, ay inilagay daw niya sa special account. Magdodoble daw, no? Magdodoble. Nako, eh maniniwala na naman kayo doon na magdodoble. Hindi na nga kayo nababayaran sa yung dapat ay pinapalabas na tawag dito, na payout ninyo. Hindi na nga nababayaran, tapos maniniwala pa kayo na yung dapat ninyong makuha na payout ay inilagay daw. So, pinapaikot-ikot lang siguro niya yung pera, pero talagang ayaw niya kasi magbitaw ng pera. Ang talagang binigyan lang niya, may alam po talaga na may mga tao ngayon, mga malalaking, ano, may mga malalaking investor na talagang inuna niya. Siguro ito kutse doon. No? Pero marami pa rin, no? Marami pa rin yung mga downline ni dating Mayor Gideon I. Patricio ay sa intel ko, ha? Kasi marami tayong mga nag-feed sa atin ng information, ha? Ay sabi eh, hindi daw na nasama doon si I. Patricio eh kasi loyal na loyal siya kay Don Chiuto, kaya kahit anong sinungaling sa kanya ni Don Chiuto ay hindi po nagagalit si I. Patricio. Eh, pero pinakita ko doon sa live ko kanina, ha, yung timpak-timpak na salapi, ha? Ako, eh, talagang millions, no? Eh, bawat isa doon, eh, siguro hindi mababa sa isang million. O, nandito, ha? Nandito, nanonood din si dating City Mayor Angel, si Mayor Silino, no? Alan Silino, no? Watching, no? Si Cheryl T. Trino, Dian Rizerdo, Napchongko Jr., si Doc, no? Doc, mayang gabi si Muda sa Iloilo, si Jairo, Freddy Jairo, no? John Paul Balsumo, okay, Ana Luz Kasumpang, Archie Tanalgo, Glenn D.A., Lita A., no? Okay. Ito, nakikipag-away din sa ibang, si Glenda, no? Glenda A., no? Kapag binabas ako, yan, nakikipag-awal katulad yan ni Rika, no? Jennifer Natividad, ako si Bon, no? Oh, okay, si Sunny Manga, no? Nandito rin po, no? Iulitin ko lang po yung request ko na kumari po, pakishare po ng video na ito. Eh, kasi ako, doon kay Don Chiuto, napakarami talaga, no? So, makikita nyo na marami para, mga 30,000, umabot ng 30,000. Eh, naku, pag ganun kadami yung mga naniwala sa kanya, eh, bagsak talaga dyan, no? Bagsak talaga kayo dyan sa Roja City, no? Christina Montaño Panizal, magandang gabi, Sunny Magan, okay? So, kailangan po na kumilos na kayo, no? Yun po kasi gusto nila na huwag muna kayo magreklamo. Gusto pa rin nila palabas na mahal niyo pa rin siya, no? Kaya ang dami niyang dahilan, no? Dami niyang dahilan talaga. Eh, wala naman siyang may sabi. Ang sinasabi niya ngayon, may kulang daw sa kanyang papeles. Eh, ano yung kulang? Ha?
Eh, ang tagal-tagal na. Eh, pagkaalam ko sa SEC, pag may mga kulang dyan, ay, isang oras lang yan eh. Pag kulang lang yung sinasabi eh. Eh, kayo naman eh, naku, negosyo pa naman niya, document facilitation pa naman eh. Naku, bagsak pala siya sa kanyang sariling negosyo, document facilitation. Hindi niya pa mapasilit. Pero ang totoo po niyan, wala naman talaga siyang pinapaluwap na document. Kasi sinabi na po ng SEC, kaya nga po may cease and desist order, kasi illegal, no? Illegal po yung operation niya. Kaya ano pang kalokohan to? Huwag na po kayo magpa... Hindi na kamo magpatunto. Makapila na kamo tuntuhon na sa Roa City kag Capiz. Eh, ito ngayon, dami niya pang paikot-ikot. Ang bottom line, sabihin nyo sa kanya, payout, no? Kasi naman, kahit na wala siyang... Kahit illegal pa, no? Kahit ipalagay natin na illegal ang negosyo ayon sa SEC, ay hindi po yun pipigil ang SEC. No? Hindi po rin nasasabi na huwag kang mag-payout to. Eh, in fact, matutulungan pa siya ng SEC para masiguro na yung lahat po ng mga investors, hindi naman po yung mga VIP na pinagbigyan niya. Naku pa, mga 100 million yata yung nakita ko ng pera kanina. Eh, no? Yung information ko na ganun kalaki yung mga halaga ng pera na ibinalik niya sa mga na kinakatakutan niya. No? Mga kinakatakutan niya ng mga tao. Yun po, binalik niya, no? Si Aika Baez, Catherine Dormal, Edgardo Bornales, no? Kay Christine Montaño Panizal, no? Watching from Hong Kong. So, yan po, no? Muli po, no payout, no? No payout. Hindi po ako nagkamali. Hindi po ako nagkamali sa pagkwento sa inyo kung ano ang maaari niya sasabihin. Mabuti yung naunahan ko na siya. Kaya siguro yung script niya hindi niya mabago. Alam ko nanonood din yung sa akin eh. Kaya kayo na lang po bahala na i-share ang live stream ito. O si Arniel Garcia Lombo sa RGMA Iloilo. Ayan, kaibigan din natin yan, no? Sa media, sa Iloilo. Kayo na lang po bahala magpakalat ito. Eh, kasi ayaw nilang mapanood yung mga video ko, yung mga live stream ko ng mga investor nila. Kasi takot sila eh, no? They're afraid na pag dumami na ang nakakapanood sa mga video ko, live stream ko, ay mahihirapan na talaga sila, no? Kaya kanina nga yung pagsalita doon ni Mamang India doon sa may Kagay kanina ay nako, nakakakilabot, no? Nakakakilabot yung pagsalita niya, sabi niya. Eh, ako nagsasabi lamang ng totoo, maniwala kayo sa akin, nakataya dito yung credibility ko as a broadcaster. Eh, wala naman siyang credibility. Eh, number one siya sa pagkasinungaling, no? Yung Baskog Radio was used, no? Misused as an instrument by Don Chiyoto, no? Then, Palsis, yan. Good evening, then, okay. Sino nga itong kaibigan ko sa...